Good day, my friends. Please be informed na itong TBG channel na ito ay wala pong ads dahil may violation. Kaya ang ginawa ko, nag-create ako ng panibagong channel, TBSTG, para darating panahon na ma-monetize naman ang aking vlogging journey. So I am asking our subscribers sa channel na ito, lipat na lang kayo sa bagong TSG channel. Ang kikitain ng bagong channel ay hindi para sa akin, kundi para sa pagtulong sa mga nangangailangan nating kapatid sa Mindanao, mga katutubo at mga Muslim people groups. So ang link ng bagong channel ay ilagay ko sa description sa video ito. I-click nyo lang para makasubscribe. Salamat po. Magandang hapon, mga kaibigan. Bakit ang United States at ang North Atlantic Treaty Organization or NATO ay hindi pwedeng tumulong in terms of military force sa pag-defend ng Ukraine against the invasion of the Russians? Mahalagang maintindihan natin ito para sa atin sa Pilipinas, kung sakaling magkagulo ang Pilipinas at China dahil sa West Philippine Sea, makikita natin, kagaya nangyayari sa Ukraine, na they're left alone. Sila-sila na lang, on their own. Ang US, ang NATO, nandyan na lang sa kilid-kilid. Parami, condemn, economic sanction, hanggang doon lang sila. Time will come na kung may mangyaring masama sa West Philippine Sea, matutulad tayo sa Ukraine. At ang tanong is, bakit ang US? Bakit ang Quad? Bakit yung alliance na inaasahan ni Leni, ni Lacson, ni Moreno, na hindi sila tutulong in terms of military capabilities? Pag tayo na ang inatake ng China, ganon lang yun, protest lang yun, condemn lang yun, kagaya ng ginagawa ng US at NATO sa invasion ngayon sa Ukraine. Bago mahuli ang lahat, sana magising na tayo. Ako, personally, I'm learning a lot dito sa nangyari sa Ukraine. I sympathize with the people of Ukraine. I sympathize with them as a nation. But sana matuto tayo dito. Okay. So ang tanong, bakit hindi kaya ng US or NATO na magpadala ng physical troop reinforcement? Bakit hindi makikialam militarily para tulungan ang Ukraine? Ito. Sa nagsimula ng attack ng Russia against Ukraine, nagbigay ng matinding babala si Russian President Vladimir Putin. I'd like to quote him. Sabi niya, "If you interfere from outside, you will face consequences greater than any you have faced in history." Kung makikialam kayo, sabi niya, US, NATO, huwag niyo akong pakialaman. Pag gagawin niyo yan, mararanasan ninyo, matitikman niyo ang grabing consequences o sakuna na hindi niyo pa naranasan sa buong history ng sanlibutan. That's a very big threat. Okay, so anong ibig sabihin ni President Putin ito? Okay, konting let's study the mind of Putin para bang if you want to defeat your enemy, you should know your enemy. Okay? Yan ang natutunan ko kay Sun Tzu. If you know yourself and you know your enemy, you need not need to fear 100 battles. So, knowing the enemy. So, pag-aralan natin ang utak ni Putin. Bakit napakatapang niya?
who is in this world? Sino ngayon ang may malakas na loob na just send tanks, troops, and invade a sovereign country? Only Putin does. Eh bakit ganun na lang siya katapang? Okay. Itong si Putin, ano to? KGB agent. Para bang CIA kung sa Amerikano. Ito naman sa USSR noon, agent ito. Veterano ito sa espionage. So from 1975 to 1991, ano yan? Spy yan. Tapos diehard siya sa USSR. Malaking kawalan sa kanya nung nag-collapse ang USSR nung 1991. And from that time on, he always dreamed of rebuilding his motherland. Yung dating 15 republics ng USSR, gusto niyang ibalik muli. Ganun siya, kano. And he has survived 5 assassination attempts against his life at na-eliminate niya lahat ang mga opposition sa Russia. So, ganun siya kagaling, katindi ang leadership niya. Hindi siya takot kanino man. Okay? Actually, yung pag-atake daw niya sa Ukraine, hindi na siya nagpaalam sa Soviet Parliament. As a commander-in-chief, on his own, he directed the Russian military to attack, invade Ukraine. So, ganun siya katindi. So, dito na tayo. Yung threat niya nga pag makialam kayo, you just, you can face consequences na hindi nyo pa naranasan sa buong buhay ninyo. What does that mean? Russia is a nuclear power. Alongside with Russia, nandyan ang China, nuclear power din. Parehas yan. Mula pa noon, magkasangga ang Russia at China. So silang dalawa, against the US, against the NATO, against the West. Name it, United Kingdom, Britain, Canada, Australia, India, Japan. Sige, magsama kayo. Eh, nandyan naman ang Russia, kasama niya ang China. Okay, take note ang China na posibleng makalaban natin, nandyan yung Russia na pareha silang nuclear power na handang lumaban kahit kanino man. Okay, so, hindi mo basta-basta awayin ang isang bansang nuclear capable. Sa history ng digmaan, World War I, Germany, inatake niya ang mga European countries. Tumulong kaagad ang Britain, US, mga Allied Forces. Kasi by that time, ang Germany hindi siya nuclear power. The same thing nung World War II. The same, Germany pa rin nagsimula. Inatake niya ang mga kalapit bansa, dahil hindi siya nuclear power na bansa, more on conventional power lang siya, di tumulong na naman ang the same Allied Forces. So that was World War I and World War II. The same thing with the Korean War. Ang North Korea, aided by China, inatake nila ang South Korea. Tumulong kaagad ang US, United Nations, kasamang Pilipinas, militarily lumaban dahil by that time, hindi pa nuclear power ang China. Vietnam, ganun din. Tumulong kaagad ang US sa Vietnam kasi wala pang nuclear power. Iba na ang kwento ngayon. Isang, kung sabihin mo ba, fanatic. Okay, isa pang mind ni Putin pala, isang characteristics niya as a KGB agent. Ano daw siya? He has a diminished
sense of danger. Anong ibig sabihin nun? Yung nakikita ng iba na danger na para kay Putin, wala. Delikado yun. Diminished sense of danger. So, nung nag-decide siya nga i-invade ang Ukraine, 3 days ago ba yan? Wala. Yung danger yan, bahala kayo dyan. Kung anong gagawin nyo na sanction, let it be. Come on. Follow me. Parang ganun. So, ganyan ang utak ni Putin. Diminish sense of danger. Okay? So, lalabanan mo ngayon yung isang utak Hitler, utak ano na kahit anong mangyari, basta gawin niya ang gusto niya. Again, ang gusto niya is just to unite his motherland. Yung dating USSR na nag-fall apart, 15 republics, parang gusto niyang i-unite. Kaya Russia, nandiyan na, uunahin niya ngayon ang Ukraine. So, Russia and Ukraine, ito yung pinakamalakas na republic sa USSR. So, sinimulan niya ng Ukraine. Ito pa lang si Putin is president for life. The same thing with the president of China, president for life. Walang papalit-palit. So, ganyan po katigas si President Putin. Nandyan yung kanyang arsenal, ang daming nuclear weapons ng Russia, ang daming nuclear weapons ang China, ang US, ang NATO, takot. I'm sorry to say this. Ayaw nilang makialam. So, may napanood akong interview yung NATO Secretary General. Ano bang pangalan nitong NATO Secretary General? Jens Stoltenberg. Should NATO, hindi ba i-consider ng NATO na mag-interfere militarily to defend Ukraine? Nako, ang sagot niya, ang dami niyang paikot-ikot. We will defend NATO. Yan, hindi ba lang NATO? Eh, how about Ukraine na hindi pa member ng NATO? Wala, pabayan lang nila. Bakit nagalit si President Putin? Bakit niya inatak? Kasi ang gusto ng NATO, ipamember na ang Ukraine sa NATO. Gusto ng US, nakialam na sa internal affairs ng Ukraine, parang NATO papunta na dito sa side ng West or NATO. Ngayon na inatake ang Ukraine, ayaw ni nilang tulungan. Ganun po ang napakasakit na reality sa mga nakikialam. Pag nagkagipitan na, wala na. So, anong sabi ng US kay President Zelensky? Umalis ka na dyan, tutulungan ka namin. Hanggang ganun na lang. Pabayaan na lang ang mga Ukrainian people. Mabuti na lang at may President Zelensky na may pagmamahal sa kanyang bayan. I don't need a free ride. Give me ammunition to fight. That's good. Fight to the end. Okay, so punta na tayo sa Pilipinas. Nuclear power ang China. Okay? Nandyan sa likod niya ang Russia na handang tumulong. Partner for life yung dalawa na yan. Kasi common enemy nila ang US, ang West. So tayo sa Pilipinas, napakaliit na bansa. Sabi nga ng dati kong professor, ano? Elepante. Itong mga superpower, they are elephants. Tayo, ano tayo? Langgam. Ants. Kuton. Anong mangyari sa atin? Di apak-apakan lang tayo. So, kagaya ng nangyari sa Ukraine, they are left on their own. Wala nang magawa ang Western world, kundi condemn. Anong magagawa po ng condemn? Salita lang yan, puro salita ang NATO. Tapos, economic sanctions. Hindi yan, sa history ng presidency ni Putin, noong year 2008, he sent troops and invaded Georgia. Anong ginawa nun? Ganon din. May mga condemnation, may mga sanction. But Russia and Putin survived. That was 2008. 2014, ganon din. President Putin annexed Crimea, isang autonomous region ito sa
sa Europe, Crimea, wala rin nagawa ang Western world. Ito na ngayon, 2022. Inatake ang Ukraine. Anong magawa ang Western world? Wala rin, manood lang. Sa atin sa Pilipinas, ganun din ang nakikita ko. Pag hindi tayo maingat sa West Philippine Sea, maprovoke ang super power, ang nuclear power na China with Russia on his side, kawawa ang Pilipinas. Madam Leni, Senator Lacson, Mayor Moreno, kayo ang tatlo umaasa sa alliance. Sige nga, tignan nyo ang nangyayari sa Ukraine. Mayroon bang alliance na tumutulong sa kanila ngayon? Kawawa sila. Sana makita nyo na tayo ring mga Pilipino, kawawa tayo pag gamitin nyo ng dahas ang pag-resolve sa West Philippine Sea. Lolo Carpio, ang tapang mo. Sino pa kayong mga matatapang dyan? Sige nga, anong ipanlaban natin sa China? Again, the best way na panlaban sa China is diplomacy. And President Duterte is right. Bongbong Marcos policy is right. Bilateral engagement with China is the only way, viable option in the West Philippine Sea. And I believe, sa pakikipag-usap sa China, there is hope. Bakit? Kasi antagal na itong relasyon ng Philippines and China. Wala pang mga colonizing powers noon. Wala pang Spain, walang US, wala. Nagninegosyo na ang mga Inchik at mga Pilipino. Kaya maraming Inchik na nagpunta sa Pilipinas because of that trade arrangement. Maraming mga mayamang Inchik na dito, ang kamag-anak nila nandun sa China. Si President Duterte nga, may dugong Inchik. Ang wife ko, may dugong Inchik. I don't know, 50% ata o 40% Chinese blood ang aking wife. Kaya ang aking apo, shout out my first apo, John Marco, singkit ang aking apo. Kasi may Chinese blood. So, to me, let's capitalize our long cherished tradition or long cherished relationship with China, and I believe makikinig sila, mapapakiusapan sila. Kasi tingin ko ito parang ano lang, parang kasi tayo nang dating magkaibigan, China and Philippines, ay magkalapit lang, wala pang US ngayon. Ngayon nung dumating ang US, parang tayong Pilipinas is dumikit sa kanila. Eh parang nagsiselos lang ang China, nga dati na nating long time friend na natin yan. So nagtampo lang ang unang kaibigan natin. So paano mo gamutin yung pagtampo, hindi kausapin mo. Pakikipag-usap ng magkapitbahay, magkapitbansa. And I believe China will ultimately listen to us habang wala pa tayong kaya. Let's admit it, wala tayong kaya. Kaya natutuwa ako doon sa isang post ng sa Facebook na kinopya ko na lang, pinost ko rin. Yung Russia, ano, warhead, yung kanyang missile, intercontinental ballistic missile, warhead yan ha. Yung Ukraine, meron din conventional missile. Ang Pilipinas, lamtaka o kanyong kawayan mga bambu di kanyon. Ganun tayo. So let's face reality na huwag tayong magmatigas. Huwag niyong ipagpumilit na atin yung West Philippine Sea. Anyway, I will make a vlog. May nag-request. Ano bang history ng West Philippine Sea? Bakit pinag-aagawan? Yan. Yes. Pag-usapan natin yan. At para maintindihan natin na napakalit lamang ng teritoryo yan. Mga isla-isla. Although, important sa atin, important din sa China, dahil may mga rason sila, eh, tayo na lang mag-usap sa China. Huwag nang involve yung Amerika kasi ang interest ng Amerika dyan, yun lang kanyang freedom of navigation kasi dumadaan dyan ang barko nila. Pag hindi nila yan dinadaanan, baliwala na yan, bahala na kayo. Okay. Nung bago pa nagsisimula ang China na nag-establish ng military structure
sa mga islands na yan o mga reef. Sana pinigilan na noon ng China. Sana pinigilan na ng US ang China sa pag-construct ng mga military facilities. Wala man, pinabayaan. Bakit? Takot ang China na iprovoke, takot ang US na iprovoke ang China. Ang ginamit ng US, ang Pilipinas, ginamit. Pinag-file tayo ng kaso sa Permanent Court of Arbitration para tayo ang ipaon, makipaglaban. Pumayag naman ang Pilipinas. O nanalo tayo doon sa arbitration, kailang default dahil hindi sumama ang China sa arbitration. Paano mo ma-enforce yung default victory? Wala. Baliwala yon sa China. Baliwala, hindi natin pwedeng maipilit kasi nga, one-sided victory. Ganun po yun. Kaya wag na natin ipagpumilit. Okay. So yun po, walang magagawa ang US at ang NATO sa pag-defend ng Ukraine kasi nuclear power, nuclear capable ang Russia. Takot ang US at NATO na kung makialam sila, bumbayin sila ng nuclear warheads ng Russian president. Takot sila. In the same manner na tayo rin sa Pilipinas, kung ma-provoke ang China, ipagpilit natin atin yung West Philippine Sea at girain tayo, manunood lang ang US, hindi yan maaasahan. Manunood lang ang Quad, US, Australia, Japan, India, manunood yan. Kawawa tayo, mauubos na lang tayo sa mapa, ma-dissolve ang Pilipinas. Walang tutulong sa atin kundi tayo lang. So meantime, yun na nga, let's engage China bilateral engagement. At tama si BBM, siya yung may pag-asa. Mas mabuti na lang yung nag-usap, kahit binubuli, basta walang gera. Kaysa kung ang upo si Laney, na manok ng US, gagamitin na naman tayong pawn o paon para i-enforce yung West Philippine Sea ruling na hindi naman ino-honor ng China at kung magkakagera, tayo ang unang mamamatay. Kagaya ng Ukraine ngayon, namamatay na sila, ang US nandun lang nanonood sa tabi-tabi. So I hope this Ukrainian crisis magbigay tayo ng magising tayo sa katotohanan na walang tutulong sa atin kundi tayo lang, walang maasahang tulong sa US and other allied nations. Yun lang po, maraming salamat.